Hello guys, welcome back to my channel, and today po is mag-home service po tayo, and dadayawin ko yung aking client sa Doña Manuela subdivision sa May Las Piñas City, and I'm just going to use my bike, so magbabike lang po ako para makapag-home service, so samahan nyo ako guys hanggang makarating tayo kay client. So yun guys, bali nga sa highway na po ako. Actually, hindi po ako sanay na pag-bike sa kalsada. I only use this usually sa bahay lang, outdoor lang. Pero dahil sa kailangan natin kumita, laban tayo mga service checkers. So yun, ingat na lang po sa akin guys. Samahan niyo po ako ha. Sige po. Wait lang po. Iyano ko muna. Ipapost ko muna yung video ko at baka ako'y madisgrasya. Okay guys, so ang dami po nagbabike kayo. Medyo nakawala rin yung kaba ko. Ayan. Ito na po yung nasa purpose na po ako. So guys, finally, ito na po ko sa bahay ni Ryan. Bali, sineset up ko na po yung mga gagamitin ko sa pagre-rebond. So, stay tuned po kayo. So guys, ito po yung buhok na gagawin natin today, and yung buhok po ni client is actually virgin hair po yung buong buhok niya. However, yung ilang part po ng buhok niya is my color. So if you would like to see the transformation of this hair, just keep on watching. So guys, bali nag-start na po akong mag-apply ng rebonding cream number 1 sa buhok ni client. And syempre, bago po ako nag-start, nalagyan po ito ng gamot, is pinag-shampoo ko muna si client para po yung excess dirts and chemicals po sa buhok niya is ma-wash out. Tsaka yung ginamit ko po palang pang-rebond dito is yung Bremod Keratin Silky Straight. And sa pag-apply po ng gamot, same procedure po tayo that it should be at least half inch away sa anit ni client para makaiwas tayo sa any possible scalp issues. Tapos po dito, if mapapansin po ninyo, dun po sa colored hair na area is hindi ko pa ho nilalagyan ng gamot. Kasi po, kahit sabihin po natin na completely virgin hair po sa rebond yung buhok ni client, since may color po yun, we will consider it as a treated hair po. Pero syempre, ibababa pa rin po natin yung gamot dyan afterwards. Pag nag-react na po yung rebonding cream number 1 dun sa may part na walang kulay. Adapt ko lang po pala guys, bali bago po tayo mag-start na mag-rebond or any type of hair services po, dapat po ina-analyze natin yung buhok ni client. Kasi po in that way po, pag alam na po natin yung history ng buhok ni client, kung ano po yung mga huling ginawa sa hair niya, is may bibigay po natin yung best recommendation. And at the same time, mas mapapadali yung trabaho natin mga hairdressers. Kasi po, mahirap naman po yung sabak tayo ng sabak sa pagsiservice sa buhok nang hindi natin nalalaman yung history. Baka mamaya instead na mapaganda natin yung buhok niya, eh masira lang po natin lalo. So yun lang po, nire-remind ko na always analyze the hair before proceeding with your hair services po. Thank you.
So guys, after ko po ma-applyan ng rebonding cream number 1, yung buhok ni client dun sa walang kulay is binabad ko ito ng 40 minutes. Tapos po, i-check natin kung nag-react na ba yung gamot or hindi pa. Guys, binabad ko po yung part na walang kulay is for about 15 minutes. And then, nag-proceed na po akong ibaba yung gamot doon sa colored hair niya. So, dito naman po, ang gagawin po natin is wet application po. So, as you can see, inispreyan ko po ng water yung buhok ni client dun sa may colored area para medyo mas tumabang yung gamot. And at the same time, makaiwas tayo sa pagka-dryness ng hair ni client or possibility na ma-damage natin pag nag-apply tayo ng dry application. So guys, hindi ko na po tatapusin yung complete procedure ng pag-a-apply ng gamot sa buhok ni client para hindi po masyadong matagal yung video natin. So, after ko po malagyan ng rebonding cream, number 1, yung colored part ng buhok ni client is nag-add lang po ako ng 20 minutes tapos binanlawan na po ito. So, dito guys, after po natin mabanlawan yung buhok ni client is nag-proceed na po akong mag-blow dry ng buhok and tutuyuin po natin ito ng 100% and then magpo-proceed na po sa ating pagpa-plancha. So, ito na po yung buhok ni client after natin ma-blow dry ng 100%. And as you can see po, medyo umunat-unat na po yung hair niya. Pero may mga part pa rin na hindi straight. But which is normal kasi paplansyahin pa naman po natin ito. So guys, nag-start na po ako magplansya ng buhok ni client. And dito po, same procedure po tayo. It should be paper thin section. And ang ginamit ko pong init dito is 200 degrees Celsius po. Bali, sa pagpaplansya ko po rin pala, yung style ko po ng pagpaplansya is habang hinahaguran ko po ng plansya ng buhok si client is sinasabayan ko rin po ng konting paghatak para po talagang maunat or mabanat yung buhok ni client. And at the same time, magiging mas effective yung pagre-reband natin. So dito guys, always ko rin pong nire-remind na hindi na po baling tumagal sa unang pagpa-plansya. Basta sigurado lang po tayo na maayos yung gawa natin para makaiwas po tayo sa back job. So, keep on watching guys para makita rin po ninyo yung magiging sunod na step natin. After po natin maplansya yung buhok ni client is pagpapahingayin lang po natin ito ng mga 5 minutes and then susunod po natin pag-a-apply yung neutralizing cream. So after guys na mapagpahinga natin yung buhok ni client galing sa pagkaka-plansya is nag-proceed na po akong mag-apply ng neutralizing cream and sa pag-a-apply po nito ayun na po siya, from roots to tip na po siya. Bali, ibababad ko po itong neutralizing cream sa buhok ni client for about 30 minutes tapos po babanlawan
And then sasabay ko na rin po yung treatment. At yung ginamit ko pong treatment dito is yung Sakura Keratin Cherry Blossom Scent. And ibababa din po natin yun syempre ng mga 10 minutes bago banlawan. Tapos i-blow dry natin ng 100% para makapag-proceed sa huling pagpa-plancha. So guys, nag-proceed na po ako mag-blow dry ng buhok ni client. And ginamit ko pong ditong temperature is medium heat. And at the same time po, hindi na po ako gumamit ng brushes or suklay. Bali, kinamay ko lang po ito para makikita ko po yung magiging resulta ng ating pagre-rebond. So just keep on watching para makita po ninyo yung buhok niya after po nating matuyo ng 100%. So, ito na po yung hair ni client after natin siyang ma-blow dry ng 100% and then magpo-proceed na po tayo sa huling pagpa-plancha. So guys, nag-proceed na po ako sa final hair ironing para po yung ibang part na hindi po masyadong naunat is mababanat pa po natin ng plancha and at the same time yung gamot na in-apply natin sa buhok ni client is mag-lock in. So just keep on watching para makita po ninyo yung final result. And if nagustuhan po ninyo itong video na ito, don't forget to hit the thumbs up button. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video uploads. So hanggang dito na lang po guys. Thank you so much for watching and have a great day po. Bye!